Beijing lashes out at U.S. for South China Sea sale by Beijing. China on Friday protested the United States for sending naval ships close to the islands that are still being discussed in the South China Sea where Beijing has built military installations. The United States and its allies regularly send aircraft and warships through the area to carry out freedom of navigation operations, which are intended as a signal to Beijing over their rights under international law to pass waters recognized by China as their territory. According to the Pentagon, the USS Chancellorsville missile-guided destroyer sailed Monday near Paracel Island, known as Xisha in Chinese, to protest the recognition of excessive maritime ownership and maintain access to waterways as governed by international law. The Chinese military oversees aircraft and warships, sending warnings for American ships to leave the area. We urge the U.S. to strengthen the management of ships and aircraft that pass through China's territory to prevent unexpected events, Southern Liberation Army Southern Theater spokesman Li Huiman said. In a statement, China has also filed diplomatic complaints with Washington, Foreign Ministry spokesman Zheng Shuang told a regular press conference. Calling on the United States to immediately stop acts deemed to violate Chinese sovereignty. Paracels are still being discussed by China, Taiwan and Vietnam. China recognizes almost all of the South China Sea even though Taiwan, the Philippines, Brunei, Malaysia and Vietnam all recognize their share as well, further making protests from these countries. In the U.S., Beijing has moved quickly to build coral reefs into artificial islands capable of hosting military aircraft. It was the second U.S. naval operation to protest China this week. On Wednesday, two U.S. ships sailed through the Taiwan Strait, which was considered China's territory, but the U.S. and others saw it as international waters open to all. This is the third such operation this year, including 1 month ago, which triggered diplomatic protests. U.S. forces operate in the Indo-Pacific region every day, including the South China Sea, said the Pentagon statement. All operations are designed in accordance with international law and show that the United States will fly, sail and operate wherever international law permits. Read more at philstar. Ang mga lashes ng Beijing ay lumabas sa US para sa South China Sea sail by Beijing. Binatikos ng China noong Biyernes ang Estados Unidos sa pagpapadala ng mga barko ng hakbong pandagat malapit sa mga isla na tatalakayin pa sa South China Sea kung saan nagtayo ang Beijing ng mga gusali ng militar. Ang Estados Unidos at ang mga kaalyado nito ay regular na nagpapadala ng mga sasakyang panghimpapawid at mga barkong pandigma sa pamamagitan ng lugar upang isakatuparan ang mga operasyon ng kalayaan.
ng pag-navigate na inilaan bilang isang sinya sa Beijing sa kanilang mga karapatan sa ilalim ng international na batas upang makapasa ng tubig na kinikilala ng China bilang kanilang teritoryo. Ayon sa Pentagon, ang USS Chancellorsville Gale Destroyer na naglayag sa Lunes malapit sa pulo ng Paracel, na kilala bilang Xisha sa Chino, upang ipagtanggol ang pagkilala sa labis na pagmamay-ari ng maritime at mapanatili ang pag-access sa mga waterway na pinamamahalaan ng international na batas pinangangasiwaan ng militar ng Inchik. Ang mga sasakyang panghimpapawid at mga barkong pandigma na nagpapadala ng mga babala para sa mga barkong Amerikano na umalis sa lugar, hinihikayat namin ang US na palakasin ang pamamahala ng mga barko at sasakyang panghimpapawid na dumadaan sa teritoryo ng China upang maiwasan ang mga hindi inaasahang pangyayari, ayon sa tagapagsalita ng Southern Army na si Teatro Li Huamin. Ang China ay nagsampa rin ng mga reklamong diplomatiko sa Washington, sinabi ng tagapagsalita ng dayuhang ministro na si Geng Shuang sa isang regular na press conference. Nananawagan sa Estados Unidos na agad na itigil ang mga kilos na itinuturing na lumalabag sa soberanya ng Chino, ang mga paracels ay tinalakay pa rin ng China, Taiwan at Vietnam. Kinikilala ng China ang halos lahat ng South China Sea kahit na ang Taiwan, Pilipinas, Brunei, Malaysia at Vietnam ay nakikilala rin ang kanilang bahagi. Karagdagang paggawa ng mga protesta mula sa mga bansang ito, at ang US. Ang Beijing ay mabilis na lumipat upang bumuo ng mga coral reef sa mga artificial na isla na may kakayahang maghandaan ng sasakyang panghimpapawid ng militar. Ito ang ikalawang operasyon ng hakbong dagat ng US upang ipagtanggol ang China ngayong Linggo, noong Miyerkules. Dalawang barko ng US ang naglalayag sa Taiwan Strait na itinuturing na teritoryo ng China, ngunit nakita ito ng US at iba pa bilang international na tubig na bukas sa lahat. Ito ang pangatlong operasyong ito sa taong ito, kabilang ang isang buwan na ang nakakaraan na nag-trigger ng mga protesta sa diplomatiko. Gumaganya ang puwersa ng US sa rehiyon ng Indo-Pasipiko araw-araw, kabilang ang South China Sea, sabi ng pahayag ng Pentagon. Ang lahat ng mga operasyon ay idinisenyo alinsunod sa international na batas at nagpapakita na ang Estados Unidos ay lilipad, maglayag at magpatakbo saang man pinahihintulutan ng international na batas, magbasa pa sa philstar. Thank you for watching and hearing the latest military news. Keep up to date with the latest military news on the Update Defense channel. Hope you enjoy it.